Hi everyone, welcome to my channel. And for today's video, magluluto tayo ng sotanghon gisado. Sotanghon gisado na may hipon. Tara guys, samahan ako magluto. Ito ang mga hipon na ilalagay natin. Aalisin natin ang ulo at ang shell niya at papakuluan natin. Yung stock niya ay doon natin lulutuin yung sotanghon. Ito na guys yung nabalatan natin na hipon. At ito naman yung ulo at shell ng hipon. Ayan, nilagyan na natin ng tubig at pakuluan lang natin yan sa katamtamang apoy. Lagyan natin ng asin para may lasa na ang ating stock. Ayan, alisin natin lahat ng ulo at shell ng hipon. At pagkatapos nating maalis, lagyan na natin ito ng atswete powder. Haluin lang natin hanggang sa mag-dissolve ang atswete powder or annatto powder. Maglagay na tayo ng ground black pepper. At maglagay na din tayo ng pampalasa. Haluin lang natin yan guys. Ayan, habang kumukulo pa ang ating stock, ilagay na natin ang sotanghon. Haluin lang natin guys at sa part na to, patayin na natin ang apoy at takpan natin ito ng 5 to 8 minutes lamang. Umpisa na natin ang paggisa. Maglagay ng mantika sa isang kawali. At kapag mainit ang mantika, ilagay na natin ang bawang, hiniwang bawang. Ayan, lutuin lang natin at tustahin natin yung iba nito kasi yon ang ilalagay or itatoppings natin mamaya. Ayan, ilipat na natin sa isang container ang ating tinosta na bawang. Maglagay na tayo ng hiniwang sibuyas. Lutuin lang natin ang sibuyas hanggang sa lumambot na ito or maamoy natin yung bango ng sibuyas at bawang. Ilagay na natin ang binalatan natin na hipon. Gisain lang natin yan hanggang sa maging light orange na ang color ng hipon. Ayan, okay na ang ating hipon. Ilagay na natin ang hiniwang carrots. Hiniwa lang natin ang carrots into strips. Ilagay na rin natin ang hiniwang repolyo. Ayan, hiniwa din natin ang repolyo into strips. Ayan, haluin lang natin.
Lutuin lang natin yan ng 4 na minuto. Maglagay na rin tayo ng hiniwang celery. Ayan, naglagay tayo ng dahon ng sibuyas. Optional lang to guys, kung wala naman kayo ng dahon ng sibuyas, huwag na kayo maglagay. Meron kasi dito sa amin, kaya nilagay ko na. Lagyan natin ang soy sauce. Ayan guys, maglagay na din tayo ng green onions. Ilagay na natin ang sotanghon na binabad natin sa stock ng hipon o yung pinakuluan natin ng ulo at shell ng hipon kanina. Haluin lang natin yan guys ng mabuti. Maglagay na din tayo ng durog na paminta. Maglagay na din tayo guys ng oyster sauce. Ayan, nagdagdag pa tayo ng oyster sauce. Ayan, depende guys sa panlasa nyo. Kung kulang pa ay dagdagan nyo ng oyster sauce. Pero kung okay na sa inyo, huwag nang dagdagan. Ayan, i-off na natin ang apoy at i-serve na natin ito habang mainit pa. Ayan, lagyan na natin ito ng toasted garlic. At lagyan din natin ito ng green onions. Salamat sa panonood guys. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!